pinagfiestahan noon sa internet, inidolo ng mga kalalakihan. Ginawang katatawanan, yung iba naman, pinunod lang. Narito po ang lima sa pinaka nag-viral at tumatak ng mga non-showbiz scandal sa Pilipinas. Kakaiba ito, paalala lang po, ang pagpo-post at pag-share ng mga scandal video ay may higpit na ipinagbabawal. At illegal po sa batas. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe po sa channel natin. Papindot na rin po ng notification bell para sama-sama na tayo. Simulan na po natin. Number 5. Nasaan si Rodney? Unang kumalat sa Facebook ang video ito kung saan maririnig ang isang lalaki na nanggagalit sa galit sa loob ng isang reception area ng tila ba isang hotel habang kinukumpronta ang isang babae na di yung girlfriend niya. Maririnig din sa video ang pangalang Rodney na inaharap ng lalaki nakasama o mano mag-check-in ng babae. Woo! Asan na si Rodney? Pakita mo sa akin! Wala ko kasama dito! Ha! Nakita ko si Rodney! Ando no? Pala mo ha? Asan na yon? Nasaan na yun si Rodney? Tangina mo ha? Kinakantot mo pala to ha? Todo tangi pa ng una yung babae. Nakasama niya si Rodney. Hanggang napansin ng lalaki na pinagtataguan siya nito. At nang mabuko na, ang depensa ng babae ay... Nag-usap lang kami! Nag-usap sa hotel? Gago! Hindi, walang ganyan! Utayin mo pa ako! Umani ng maraming reaksyon at ginawan pa ng meme ang insidente ito dahil nakilos nga karamihan kung sino ba talaga at nasaan si Rodney. May isang video pang lumabas kaugnay sa pangyayaring ito kung saan makikita ang iisang babae na nakikipagtalik kay Dio man ay Rodney sa tila ba parehas na hotel. Number 4. Rapbe. Kumalat naman ng parang apoy ang video nito noong 2016 kung saan makikita ang grupo ng mga kabataan na nakuniforme pa habang nagtatawanan at pinapanood ng dalawang kaklase nila na nagtatalik. Nakikita din sa video na nagchichir pa o binubuyo pa ng mga kasama nila na ituloy lang ang makamundong ginagawa nila. Dahil nga sa murang edad nila, hindi mo talaga akalain na hindi lang pag-aaral ang ginagawa nila. Kaya nakakuha ng iba't ibang negatibong reaksyon at binash sa mga social media ang mga involved sa video clip na to. May mga naglabas ang post na di umano dahil doon sa sobrang na-depress ang biktima, ito ay nagpakamatay. Pero sa awa ng Diyos, ito ay nakumpirma na hindi totoo. Sabi nga nila, di ba? Once you post something on the internet, it will be there forever. Pwede na! Number 3. Boy Jackpot. Naging laman din ng internet at paulit-ulit pinost at shinare sa mga social media, maging sa mga sites, ang video ng dalawang tila ba magkasintahan habang may ginagawang milagro. Naging highlight sa video ang taglay na kagandahan ng babae at ang kanyang kasintahan na halos isang gabi pa lamang ang nakalipas matapos mag-viral ang kanilang video ay bigla na lang nagkaroon ng bagong pangalan sa tulong ng mga netizen. Siya na ngayon ay mas kilala sa bansag na Boy Jackpot. Pero bakit Boy Jackpot? Base sa mga comments sa ilang mga posts tungkol dito, bukod sa may mga humahanga sa kanya, may mga negatibo din na nagsasabi na nakalihado daw itong sinalaki kay babae. Hindi naman may kakila na may tsura talaga si ate at mukhang may pleasing personality naman si Boy Jackpot. Na ginawa din itong katatawanan sa internet sa pamamagitan ng litrato ni Boy Jackpot na ginawang meme na kumalat din sa social media. Number 2. R. Breezy Scandal. Kinakasan ng grupong R. Breezy Babes noong 2016 nang lumabas at nag-viral din ang scandal video ng isa sa mga R. Breezy girl na si Abby Tolentino. Dahil na rin siguro sa brand na R. Breezy, lalong pinagfestaan ang nasabing video. Nakilala kasi at sumikat ang brand name na ito dahil sa mga nagagandahan at nagsaseksihan ng mga member nito. Sa sobrang viral nga ng video, naging tampok ang istorya ito sa isa sa mga programa ng GMA7 sa magpakilanman. Number 1. Mang Kanor. Malamang karamihan sa atin ay narinig na ang malalamat na pangalang Mang Kanor. Nagsimula ang lahat sa mga scandal video na kumalat sa internet na isang matandang lalaki kasama ng isang magandang dalaga na hindi na po natin papangalanan sa loob ng isang motel. Ang mga video ay pinagfiestahan at umani ng iba't ibang reaksyon lalo na sa mga kalalakihan dahil sa pagiging matinig umano ni Mang Kanor. May mga nagsasabi din na nama-blackmail siya umano at nanunuhol ng pera kapalit ng pakikipagtalik. Isa sa mga pinag-uusapan tungkol dito ay ang tunay na pagkatao ni Mang Kanor na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpirmado at nananatiling misteryo. May lamang nasasabi na isa siyang retiradong pulis mula sa Davao
at girlfriend niya umano ang mabahing kasama niya na kanya sinusuportahan sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. May ilang mga post din na lumabas na siya daw ay namatay na, pero hindi pa rin ito nakumpirma. Sa paglipas ng mga taon, kasabay ng pagkalat ng kanyang mga video, tumatak na sa karamihan ang pangalan mang Kanor at ginamit na kung saan saan. Isa na nga dito ang pagtawag bilang isang biro sa mga kalalakiang may kasintahan na mas batang babae. Hindi rin mawawala dyan ang kanyang litrato na ginawang katatawanan na naglipana bilang isang meme. May mga gamawa din ng parody. Minsan na nga rin ginamit ng Pag-asa ang pangalang ito bilang isang bagyo. Pero kalaunan dahil sa mga negatibong reaksyon, ito ay binawi rin. Maging sa mga malilit na tindahan, hindi ito nakalagpas. Masasabi natin naging iconic ang pangalang mang Kanor sa Pilipinas. Hindi nga lang sa magandang bagay o sa magandang paraan. Kagaya nga ng lahat na naitampok natin ngayon, bagamat masasabi natin nakakatawa at panlibang sa mata, ginusto man nila o hindi ang nangyari, hindi pa rin natin maikakila na sa bawat pag-post at pag-share ng video nila, ang mga pagkatao pa rin nila ang naapakan. Kung nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon, huwag niyo po kalimutan i-like yung video ito at please subscribe po sa channel natin at pindot na rin po ng notification bell para sama-sama na po tayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Tsaka iba ito.